What's up, listeners? Good day. Magandang araw po sa inyong lahat. And welcome to Mr. Talks Podcast. If you're new here, please do subscribe on this channel. Share nyo sa mga friends nyo na katulad rin natin na hola victims and hola harassment victims. Kasi itong first episode ng podcast na to is all about hola victims. Okay, on this episode ay pag-uusapan po natin about the hola victims, yung mga biktima po ng pangaras at saka yung may mga problema din sa hola, yung mga hindi na nakabayad na de-depress kasi nga sa mga pangaras ng mga hola collector agents. So eto pong isi-share ko sa inyo sa episode na to is personal ko po na naranasan. Marami po kasi akong nababasa na articles at saka nakikita sa mga YouTube, Facebook na may mga problema sa hola harassment ng mga online lending app agent collector. May mga nakikita ako na nade-depress, sobrang depressed na talaga, hindi na makakain na maayos, at yung iba nga naisipan ng magpakamatay dahil lang sa problema nila sa online lending app na yan. Naku po, huwag nyo pong gagawin yan, mga kaibigan. Dahil isa rin po ako sa biktima ng online lending app na yan way back 2016 pa. Mas nauna pa ako sa inyo sa mga ola-ola na yan. Yung company na pinagkakautangan ko way back 2016 is OLP. Yun, OLP. Tapos, tinry ko humiram ng 3,000 pesos. Fast forward po, mga kaibigan, nung hindi ko po nabayaran yung hiram na yon, eto na po yung nangyari sa akin, mga kaibigan. Eto po yung ginawa ng OLP na yan. Text blast first. Tapos, pag hindi mo sinagot yung mga tawag nila, tatawagan nila lahat ng mga reference mo, mga contact number mo, kasi nga nakuha na nila yung contact number mo sa cellphone mo. And then pag afternoon hindi ka pa rin nagsettle sa kanila, gagawin nila is kukontakin nila yung FB mo, tapos i-chat, i-email nila lahat ng mga friends mo doon. Nakakahiya nga, mga kaibigan, kasi nga ang daming nagsisend sa akin ng screenshot yung mga pinadala nilang mga pambabastos at saka pangaharas na text message at saka chat noon. Tapos may demand letter pa. So, anong ginawa ko, mga kaibigan? Dinedma ko na lang po kasi nga pinahiya na nila ako. So, eto yung tanong nyo, di ba? Since 2016 pa akong nakatry ng ganyan. Anong nangyari nung hindi ko binayaran? 2016, 2017, nagte-text pa rin sila, mga kaibigan, kasi nga yung hola dati is bago pa. Unlike ngayon, 2023 na, diba? So, yun. After 2017, 2018, yun, na-lessen na yung pagte-text blast nila, wala na. And then, nag-change ako ng number. Hindi naman sa ayaw ko pong magbayad, pero yun na nga, alam ko po kasi na illegal yung OLP na yan kasi sinearch ko siya sa Google and then sa SEC, hindi pa sila registered noon. So yun, hindi ko na lang sila binayaran. Kasi nga, yung mga OLA collector na yan, meron silang commissions kapag nagbayad ka. Tapos, may nalaman ako na yung mga OLA collectors pala, kapag naniningil sila, minsan, sa kanila napupunta yung binayad mo. Kasi nga, application lang siya. Konti lang yung napupunta sa apps. And alam nyo ba na aabot ng mahigit 30,000 yung commission ng mga agent na yan kapag nakakolekta sila or umabot sila sa quota nila. So yun, 2018, hindi na sila nagko-contact sa akin. Wala nang nag-e-email, wala nang nag-chat, wala nang nag-text blast sa mga reference ko. Kasi nga, malaman-laman ko na hundreds of online lending application yung pinasara. Bakit sila pinasara? Kasi nga,
bukod sa yung iba hindi SEC registered, yung iba SEC registered naman, pero may ibang online lending app kasi na hindi nila pina-follow yung standard at policy ng SEC registered na binigay sa kanila. Halimbawa, yung processing fee. Sobrang laki ng processing fee ng ibang online lending app, mga kaibigan. Uutang ka ng 3,000 tas plus interest na 700 pesos tapos 2,100 lang yung ibabalik sa'yo. Naku po, red flag po yan, mga kaibigan. Huwag po kayong maglo-loan sa ganyang mga online loan application, mga kaibigan. So yan po, to wrap up this episode, payo ko lang po sa mga merong utang o hindi nakabayad sa online loan application. Katulad ko, naging biktima ng mga pangaharas, pang-text plus na mga Ola Collector na yan. Ito pong advice ko sa inyo. Kapag ipinapahiya na po kayo, hinaharas na po kayo, huwag nyo na lang po munang bayaran. Deadman nyo na po muna yung mga tumatawag sa inyo. O kung ayaw nyo pong maraming tumatawag sa inyo na agent, please disable your SIM card. Disable nyo. Tapos huwag nyong i-public yung mga profile nyo sa Facebook para hindi nila kayo magulo. Trust me, wala pong mangyayari sa inyo. Kasi yan po yung na-experience ko. Personal experience ko po yan way back 2016. Mas nauna pa po ako sa inyo kung nakikinig ka man ngayon sa channel na to. Okay, so if you like this video, please hit the subscribe button. Click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa ating next episode ng Mr. Talk Podcast. And then share nyo na rin sa mga friends nyo, sa mga kakilala nyo na gaya rin natin na Ola Victim. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa pakikinig at see you on the next episode of Mr. Talks Podcast. Napakalaga po ng episode 2 natin. Grabe yung topic natin sa episode 2. Alam kong makaka-relate ang lahat, kaya abang-abang lang po kayo sa next episode ng podcast natin. Maraming salamat po. Bye!